Good morning po sa lahat. Mapagpalang umaga sa lahat ng dakila at magaganda at gwapo. Lalak ng ating Panginoon. Before we start, can we ask the attention po ng mga sa labas na pwede pong, kung sino sa labas, pwede papasokin po. Because we are now in the most important part ng ating pong service sa ating Panginoon. Listening His Word. Pakasabi po sa left and right po ninyo na I love you with the love of the Lord. Ay, yung mga lalaki po, pag sinabi po niya, huwag niyo nangawakan yung kamay. Medyo parang hindi maganda sa mata pag hinawakan yung kamay, sinawin mo, I love you with the love of the Lord. Ayan, pwede po yung mag-asawa. Pero yung dalawa lalaki na hindi naman po talaga ang relationship, hindi naman magawakan. So, purihin po Panginoon, we will go straight sa ating pong message. 11:57 po ako magsisimula, and I hope that you can finish within 45 minutes. Maraming salamat po muli sa mga kapatiran po na siya po dumanong muli sa amin. At lagi namin sinasabi that once you become, second time around ka, you're not a visitor anymore, but you are our brothers and sisters. Salamat po sa bawat sa atin. Every new year, pagbagong taon, still part pa rin po ng New Year. Ang plano po, ang pinakatao po, ang gani po niya is to plan. Planuhin niya yung buong taon po niya. I don't know why every first month of the month, which is January, dito po mdala sa nagpa-plano yung mga tao, including us, kung anong gagawin po natin sa year 2018 for the whole year. At yung iba, nare-rekindle yung kanila pong plano na katulad pagpunta mo mag-migrate sa Canada, dati po nawala na yan eh. Pero dumating po ulit yung bagong taon, yung bagong buwan, naisipan nila mag-migrate niya. Ulitin ko ulit yung aking application sa Canada, sa US, sa Australia, New Zealand. Nabubuhay po yan. Yung mga may business po, they're trying to plan, they're trying to strategize everything para po yung year 2018 ay makuha po ng bawat isa po sa atin. Hindi po problema po ang pagkaplano sapagkat ang sabi ng Lord, the plans belong to us, but the victory o yung kanya pong ano, is belong to the Lord. At hindi po masama na planuhin din po natin yung pamilya po natin for the year 2018. In fact, marami po nagkaplano po sa bawat isa po sa atin kung paano po makakapagsimula ng business. Kami po, nagkaplano po kami. Every year, nagpaplano po tayo. Kung pa sa ganun, ihanda yung ating pong future ng ating pong pamilya, ng ating pong mga anak. But all those plans and dreams na ginagawa po natin, how many percentage bang nakukuha po natin? At sa lahat ng pagkaplano po, if we sum up everything, isa lang ang pupuntahan po natin eh. Gano'n ako pagpapalain sa araw o sa year ng 2018? Because we are preparing our future, kaya hinahanap po natin yung blessings. Yun yung mga tanong na hindi po natin masagot. Sapagkat limited yung ating isipan. Limited yung ating pong sitwasyon. Hindi natin mag-grasp kung ano mangyayari kinabukasan. So lahat ng plano po natin for the year 2018, starting for the month of January, lahat po yan is uncertain. Parang silhouette. Mangyayari ba ito o hindi mangyayari? At the end of the year, o at the end of the month, nung ating pong year 2018, doon mo naman i-realize na yung pinlalano ko pala is 20% lang nakuha ko, o maaari 50%, o maaari wala po tayong nakuha. Because our life is uncertain in this world. Limited tayo, hindi natin pwedeng ngawakan, at hindi natin pwedeng diktahan kung anong mangyayari kinabukasan. So lahat po ng bagay na yan, dapat po ipiniprepare natin sa ating pong Panginoon. Even our relationship sa ating pong mga husband and wife. Year 2018, bago po ito, gusto ko yung aking pagmamahal sa aking asawa ma-improve. But at the end of the day, hindi natin malaman kung na-improve or wala nangyari o magmaaaring nag-diminish pa. Yung ating pamilya, piniprepare po natin. Nabanggit na po ng kailan po yan, yung ating Bible study, yung comment, na we're giving so much attention no, sa ating mga anak. Normal po yun, no? Sa mga may anak po at sa may pamilya, normal yan. At pag nagkaroon po ng apo, yan pang isang delikado dyan. Kasi, yung pagkasama niyo mag-asawa, nagdi-diminish somehow pag nagkakaroon ka na ng anak. Bisa natatransfer po doon. So, year 2018, marami tayong pinaplano sa ating mga anak. We even to the extent na nalilimutan natin ating Panginoon. Why? Because we are preparing our future.
Ang question kasi rito is, sino sa inyo nagplano itong buwan na ito kung paano may improve yung paglilingkod sa ating pong Panginoon? I doubt that all of us nagplano po nito. Before God, the most important thing, yung pong Diyos na nagbibigay po ng blessing at victory para maranasan po natin mga bagay na ito, hindi natin i-include sa ating pong plano. The moment that we start January 1, 2018, we start planning family, business, ano yung bubuhay po natin, paano makakapagsimula, anong business ang dapat namin gawin para hindi kami habang buhay na OFW. But did anyone na bumatak po yung January 1, 2018, nag-plan na kanito ang dapat kong gawin sa ating Panginoon? More service, more love. Kaya nga po tinapik po natin yung huling message sa year 2017, yung ating pong first love. Because I want to rekindle everybody kung paano mo binigay yung pagmamahal mo. Para sa ganon, pagpasok ng year 2018, mas lalong alive yung pag-ibig po natin. So nakakalimutan po natin yung plano. Anyway, we're talking about blessings. Yun naman po yung punto ng 2018. Blessings, blessings, and blessings. At pag nagplano ka sa sarili mo, it is uncertain, hindi mo alam kung ano yun. Pero nagbibigay ngayon ng Lord. 100% definite, well-defined kung paano ka pagpapalain ating Lord. Be with me at ibubuksan ng ating Panginoon yung susi ng pagpapala niyan. This time, hindi ka na makangapa na kinabukasan ba, blessing pa ako? Tatanggap ba ako ng pagpapala? Uulad ba ako sa year 2018? Ibibigay ng Lord ang susi kung paano ito pagpapalain ng ating Panginoon. I'll go back with the verse. Matthew 6:33. This is a very famous verse, no? Alam na bawat sa po yan. Madalas ginagamit po natin yan na almost everyday na ating pong buhay. In fact, marami po sa atin nakaka-memorize po niyan. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Marami po nagdi-debate patungkol doon sa word na all these things shall be added unto you. Ang sabi po ng iba, naniniwala na hindi naman yung cover my entire life. Kasi ginamit yung word na this. Pag sinabi kasi yung this, ako po hindi marunong masyado sa English, pero simple knowledge po yan. Noong kung pinag-uusapan po ng mga succeeding verse o in previous verse, yun ang sinasabi ng ating Panginoon. And during that time, pinag-uusapan po niya anong dadamitin mo, anong susuotin mo, huwag ka mong problema, sabi ng Lord. All these things shall be added unto you. Kaya paliwanag nila is, it's about yung ating pong pangangailangan, basic needs, ang ibibigay ng Lord. Yung iba naman nagsasabi na since ang ating Panginoong Jesus ay spiritual person, so he's talking about spiritual things. Kaya minsan kasi pagka nagkakaroon tayo ng blessings o hindi tayo nagkakaroon ng blessings, ang madalas natin sinasabi na hindi bali akong mahirap. Hindi bali akong sanat sa yaman. Basta meron man akong Diyos na buhay sa akin pong puso. But that's wrong. Hindi po yung tama. Kasi sabi ng Lord yan, all these things shall be added unto you. Kasama ba dyan yung spiritual aspect at yung ating physical aspect? Pag binasa po natin ang Matthew chapter 6 verse 33, nakakamali kasi minsan, kinukuha natin verse by verse. And we're trying to understand and interpret by means of simply in verse alone. Hindi po tama. When you're reading the Word of God, it should be a chapter. Kasi magkakarelated po yan. Kaya when you start reading the Word of God sa chapter, sa verses 1 to 23, simulan po natin doon sa Matthew chapter 6, verse 33. Yung 1 to 23 is talking about spiritual things. Pinag-uusapan niya yung mga bagay na spiritual. At yung succeeding verse naman, yung 24 up to 32, is talking about the physical needs. Then the Lord Jesus Christ conclude, all these things shall be added unto you. So it means that God will bless you in spiritual matter aspect at yung physical aspect. Nakikinig po yung bata? He will bless, definitely. So ito yung binibigay ng Lord. Hindi partial. Hindi sinabi, kaya huwag tayong sasalita na hindi bali kaming salat sa yaman. Basta lang meron kaming Kristo. Hindi bali silang mayaman, wala naman silang Kristo. Mas maganda sabihin, di bali mayaman ako, meron pa akong Kristo. Hindi mo mas maganda ganun bagay? Sapagkat yun ang sabi ng Lord, all these things shall be added unto you. And when the Lord promised, it means that He is not lying.
idadagdag yan bawat sa atin. Kaya marami nagtataka, sabi po nila is, bakit may ibang Kristiyano maginawa na, naglilingkod pa sa Lord? Ang ganda pa ng kanilang spiritual life, ang ganda pa ng pamilya. Bakit yung iba naman, may mga Kristiyano ako nakikita na hindi naman masyadong pinagpapala kapos sa araw-araw ng pangangailangan, pero naglilingkod sa ating Panginoon because mataas yung pananampalataya ng ating kapatid. Compare po dito, that's wrong. Ang sabi ng Lord yan is, all these things shall be added unto you. That's why we will open the key. Para sa year 2018, we are 100% guaranteed or sure na darating yung lahat ng pagpapala sa bawat sa pusatin. But God required something. Hindi niya ibibigay yan ng ganun-ganun lang. God required something. At ang ating message for today is, blanco ang message. First things first. Let us pray. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Naniniwala kami, Father God, that you will open up the floodgates of heaven in order for us to bless sa pagkatirang pangako mo sa bawat sa amin. To bless us completely and to experience, Panginoon, habang kami po naririto, yung mga pagpapalang ipinangako po ninyo. It is not a promise to those special person or impartiality ang iyong magbibigay ng pagpapala. Sapagkat in-spread mo po ito for those person na siya po makaka-relate dito sa Matthew chapter 6, verse 33. And we do believe, O Lord, na lalabas kami sa aming puntahanan na ito sa bahay-sambahan po ninyo na dala-dala po yung pagpapalang nagmumula po sa inyo. At naniniwala kami, O God, na marami ka pang gagawin para sa bawat sa amin. Salamat po! Tumdalangin namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, binanggit po natin, no, chapter analysis, Jesus talk about spiritual things, and Jesus talk about the physical needs of a person. Therefore, it is not some part or portion or chunk or slice, but, ang sabi po doon, all. In order to support yung ating kiniklaim na all, ang sabi ng Lord sa mga verse na ito is, yung John chapter 10, verse 10b, ito po lagi pong binabang ito at dinideclare ko sa buhay ko po natin. Sabi po doon, life to the fullest. Pag nag-enjoy ka ng spiritual at hindi mo na-enjoy yung physical, you cannot claim life to the fullest. It should be together. Nag-aalong daw yan. Nagsasamay na lang. Mag-partner yan. Pinagpapala ka dito bilang lingkod ng ating Panginoon at the same time pinagpapala ka sa lahat ng pagpapala na narito sa lupa. Philippians 4:19, supply all things. All things. Again, na to the fullest, ngayon ginamit yung all. It is not some, it is not part, it is not slice, but all things, God will supply yung mga pangangailangan po natin. Another thing is 2 Corinthians chapter 9, verse 18. Bless abundantly. Lahat po yan, it will support yung kung ating Matthew chapter 6, verse 33. So be prepared, God will bless us today. And sabi po ito, anong pong kinakailangan po ng bawat isa po in order to makuha po natin yan? Ang una pong key na bubuksan. Ihimayin po natin yung Matthew chapter 6, verse 33. Tatlo lang po kukuhain ko po dyan. Ang unang bilanggit po dyan is, pag sinabi po natin seek, ang akala po natin is being part of the church. Pagka po sinabing seek, it is not about religious or religious person. Yung pagiging pagsimba mo every Friday, regularly, pagkatay mo ng mga Bible study, pagkatay mo ng prayer meeting, it means that you're already seeking God. No. Sapagkat mismong Israel, pisinabihan ng ating pong Panginoon, Israel is a part, is a family, is a chosen nation of God. Pat ang sabi ng ating Panginoon, seek, hanapin mo pa ako. So pag naging member ka ng family ng ating Panginoon, which is katulad natin, it doesn't mean na pag umaatin ka regularly, hinahanap mo na ang kalooban ng ating Panginoon. There's more is asking more. Kaya kinakailangan pang mag-seek tayo. Kung yung pong umaatin ng regularly, every Friday, every Monday, o Bible study, katulad ng ginagawa po ng sinaya, still ang sabi ng Lord, you're not seeking my face. Then how about those on and off sa Bible study, sa Friday service? Diba? Yung pong mahalin ako ng regularly, kapatid, hindi pa pala seeking yun. Eh, paano pa yung mga on and off? Yung pong feeling ko, atin ako, feeling ko, hindi.
Napiinis ako, nakikita ko si Kuya Eric, hindi mo nakuha-attend. Pag hindi naman din si Kuya Eric, hindi nakuha-attend. And definitely hindi ka makaka-attend. Kasi yung kapatid, hindi makikita magka-absent. Feeling ko, pag nakita ko siya, sumasama ang loob ko. Kaya hindi mo nakuha-attend. Diba? May mga kapatiran ganyan po, natatanongin. At may mga kapatiran din minsan, na ito po hindi chismis. Aalimin mo na sino nagme-message. Marami po akong pinsin na sinamahan ng churches. Inaalam mo na, sino bang message sa Sunday? Kasi Sunday po sa Pilipinas eh. Si Pastor ganyan, absent muna ako. Kasi nakakaantok yun eh. Pag nagsalit tayo, nakakaantok. Absent muna ako. So namimili po ng messenger. Minsan namimili po ng makakasama. Diba? Minsan pag pag nakita na ako po doon, yun ang bakanto. Hindi, tatayo na lang ako. Kasi kakatabi ko, si Kuya, napapanas ako dyan. Eh. So maraming klase po ng way. Yung mga tao po kaya nagiging on and off. Sapagkat binabase nila yung kanila pong paglilingkod sa kanila pong nararamdaman. How about those person na lagi pong late sa akin pong Panginoon? Yan, si Kuya Bernard, naman nag-open na ito naman eh. Because I want to bless all of us. Kaya natin na-open po ito. Ito yung susi eh. Diba? Pag nagli-late ka, it means it shows you some character mo toward doon sa atin po. Alam niyo po ba pagka babalik na naman ako doon sa ano po ba yung ating state, SONA, State of the Nation ng ating presidente. Pag sinabi pong 9 o'clock, 7 o'clock ka doon lahat ng visitor. They came early because they respect the person na mapapakinggan nila. Ganun po yun eh. Eh dito po, lagi natin uulit eh. King of Kings and Lord of Lords. Do you believe that no kami po yung natira sa church? Ito po isang example lamang po na talaga po nakakasakit po ng damdamin. Tumira kami sa church, ground floor, at meron pong first floor. Nasa first floor po kami. No? Ilang step lang po siguro dadaanan po ninyo. Araw siguro mga pinakamarami na po siguro mga 18 step kasi dalawang ano po yan, maaaring 9 o maaaring 12 lang. Nauuna pa yung galing po ng Wadi Laban. Samantalang ikaw ahakbang ka lang. Pag nasa baba ka na, nakikita mo nagsasayawan at saka palang bumababa sa pinakano. Isang nga, nagbibiro ako minsan during that time. Sabi ko, ano kaya minsan pag bumababa ito, mag-trumpeta tayo. Ito na yung pinakahari. Kasi siyang hari eh. Kaysa sa ating Panginoon. Diba? Ang Panginoon na naghihintay na una, kaysa kanya, di siya yung trumpet natin, you are now the King of Kings and the Lord of Lords. No, in grande, para lang mapahiya. Imagine po ninyo. Then how come na sinisik natin ang Panginoon? You cannot get the blessings that all these things shall be added na tayo. Sapagkat yung unang kipa lang, baksak na tayo. Then how do you expect na pagpalain ka ng Lord? Kaya marami nagsasabi po na, mabuti ka pa kuya, pinagpapala ka. Because yung kanyang Matthew 6:33, nagkakaroon ng rema at reality sa bawat buhay po natin. So it is not God na nagkulang po, kundi tayo ang nagkulang po. Ano po ba yung sick? Doing godly activities such as taking care of your family or nagluluto ka sa ating, kaya pinatawag ko eh, nagluluto ka sa ating Panginoon kasi yung kapatid wala siyang kakainin after the service. Andun yung aking passion kasi andun yung pagnaano ko. Gusto kong bisita, bumabalik kasi nga maganda yung pagkakaluto ko, masarap yung pagkakaluto ko. Definitely matutuwa yung kapatid. But God will not bless you. Hindi pagpapalain po yon. Why? Parang si Martha, natatandaan ko lang eh. Masyado kang maraming alalahanin. Andun yung iyong puso sa pagluluto, pag-aasikaso sa amin. Pero nakalimutan mo the most important thing. To seek God. Which nakakuha po yun ni Mary. No? Yun ang inuna po niya. Dapat ganun po yung bawat sa atin. Ginamit po yung word na seek sa 2 Chronicles chapter 7, verse 14. In any blessing na mamabanggit po sa Biblia, hindi po nawawala yung word na seek. At yan po ang sabi po ito. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and I will forgive their sins. At ang sabi po doon, I will heal their land. Ang Pilipinas po, dumadalas po ng dilubyo. Kada taon, dumadalas po ng dilubyo. Why? Because it is less people, less Filipino people are seeking the face of God. Kanyang pong dilubyo.
Hindi gusto ng Lord maparusahan ang bawat sapo sa atin. But you are the one na doing these things. Kaya dumadaan ng maraming taon, nilipas na naman ng 2018, you accomplish small thing. You receive small blessing. You achieve small things. Why? Because hinayaan mo, magpasang sa taon, nang hindi mo inahanap yung mukha ng ating pong Panginoon. You miss the first plastic. Kung ano ba yung sick? It is original word, strive after. To crave, to desire specifically to worship. Yung word na crave, ginagamit po yung minsan yan. Doon saan? Sa mga naglilihi. Diba? Pag hindi mo kukuha ng ganyan, langalak mo, walang paa. Diba? O maaaring walang ulo pag kumagalapas lahat. Pag walang ulo, magkukulang. Yung craving niya sa pagkain. No, yun yung hinahanap-hanap niya na, na kahit pamadaling araw, kigisingin may asawa mo para lang bumili. Bumili ka nga. Bawa, narito tayo ng nagising si Mrs. At naglili siya. Bumili ka nga lang champurado. Sabi niya, ay, si kamit ba yung champurado? Opo, doon kayo mampenta sa Pilipinas. Kasi gusto kong kumain ng kawang Pilipinas, champurado. Ganun siya ka-crave. Ganun yung word ng sick na sinasabi dito. That you're doing everything in order to get what you want. Kaya yung pagkikrib natin o pagkahanap natin sa ating Panginoon, ganun na lang minsan, Lord, kailangan kita. Tapos tapos na. Wala ka lang gagawin, hindi mo na siya hinahanap ng todo. Kaya hindi natin makakuha yung blessings. Ang sabi ng Lord yan, gusto to crave. Seeking required action and attitude from us. God will not reveal Himself unless people seek Him. This is the reality, kapatid. Hindi po nagre-reveal ang ating Panginoon for those people who are not seeking Him. Hindi yan, bali anak, mahal naman kita. Magre-reveal na ako sa iyo. No. Why? There's only one thing that God cannot do. He's the most powerful God. He can do everything except one. Ang sabi nila magkasala, meron pa, hindi po yun, ano. Except one, pakailaman yung will mo. You cannot do that. Pag sinabi mong ayoko sa Panginoon, you cannot do anything in order for Him to love you. In order for you to love Him. Lord, ayoko makailam ka sa buhay ko. Dito ka lang, ako dito. Hindi pakikailaman ng Diyos yan. Because that's your will. He's working in a way that the attitude natin kung paano natin siya hinahanap. Sabi po doon, He will not reveal Himself. So if you want to know God, you have to seek Him. Crave, desire, strive. Kahit ano po mangyari. Kaya naawa po ako doon sa mga hindi ba ako naawa, na-depress po ako. Doon sa mga Kristiyano na namumuhay sa mga communist country. Sa kanila, it's a matter of life and death. Pag kailanganap natin, ang panginanap nilang Panginoon. Pag tumating sa punto na may Bible study sila, ang isip po nila, mabubuhay ba ako bukas? Kasi pag nahuli ako, especially sa ano po, North Korea, the most extremist country in the world. Sa North Korea po, never ka magsasalita ng Jesus Christ. Magsasalita ng Jesus, automatic po yan, that's death penalty. Ganun sila kahigpit. How come that these people na life and death, and yet they're still trying to share the word of God? Sa North Korea. Samantala dito, we are willing to say, even sa mga Muslim na mga tao dito, the Lord, the name of the Lord Jesus Christ, hindi natin mabanggit. Why? Takot tayo mawalang trabaho. Isa pang paraan po, let us always remember, hindi po ang lugar ang nagbibigay ng blessings. No, minsan, ang mentality po natin, pag napunta ko ng Canada, ayos na ako. Pag napunta ko ng US, andun ako. So, it means that you're declaring yung blessings mo by place. But you forgot something, or you forgot the most important thing. Ang blessings po nang gagaling sa Diyos. So even in, nasa Somalia ka, nasa Yemen ka, o nasa Sudan ka, kahit saan lugar ka, once you seek the Lord, the face of God, will bless you. Hindi po lugar. Kaya let us remember, na ito pong ating pong pinag-aralan, eh, nakabase po ito sa ating pong Panginoon. Meron pa isa po yan, ha? Hindi ko po siguro nalagay. Anyway, now, kung meron kang attitude, o alimbawa po, meron pong isang tao na nag-question sa bawat sa atin. At madalas po itong question during mga Bible study. Kuya, how come those person
na hindi naman nagsisik sa ating Panginoon, not sa mga born again Christian, hindi nga po nagsisik. Asa nga, on and off nga, minsan niya pinakikita. Continually experience yung blessings. Then how you define that one? No? May mga ganun sitwasyon, di ba po? Pinagyayaman tayo, and yet, hindi natin makita, o hindi natin makita sa taong ito, o pinagyayaman taong ito, hindi natin makita yung kanyang paglilingkod. So, it's a big question. Sino po tayo nakakaalam ng Nokia Company? During 80s and 90s, pag bumili ka ng cellphone, di ba siya sa ating cellphone, binabanggit mo Nokia. Kasi 98% ng market, kinukuha po ng Nokia. So, this company, they are very boastful, hindi mo kaya kang pabaksakin pagdating sa cellphone. Nasa langay ng Nokia. They close. Google bought Nokia in order to survive. But you know how many hundred thousands of employees ang nililis nila? It's a giant company in terms of us, the smartphone, pero nasa langay ng Nokia. Yung pong Sony, sinakakalam. Sony company. Pag bumili ka ng TV, automatic Sony binabanggit mo. No, you cannot buy anything unless Sony. Pag bumili ka ng Sony, dinisplay mo sa bahay mo during nung 80s o 70s hanggang early 2000s. Hasabihin sa'yo ng mga kapatbahay mo, yaman mo. Kasi Sony binili mo eh. Nasa na ngayon ang Sony. Now they're thinking towards either sa LG or sa Samsung in order to survive the company. So yung question natin na, how come tong kapatid na ito nabibihira naman magsimba, pinagpapala ng Lord? Sobra-sobra. Hintayin mo yung time na darating. Sapagkat pagtususin ng Lord eh. Pag pinagpapala niya taong ito at hindi naglilingkod sa kanya, hindi niya inahanap niya. Then, sabihin ko sa kanya, sinuwaling ang Diyos na pinaglilingkuran ko. There are certain times na darating po yan at makikita po ninyo. Because everything comes to the Lord. Siya nagbibigay po ng pagpapala. Kaya huwag tayo maiingit. We continue serving God at darating po sa buhay, sa bawat ng buhay po natin nun. Ngayon kung meron kang attitude na hinaharap ang ating Panginoon, this is the first step. Hindi ka dapat matapos doon. Because that's the first key. Nakakuha mo isang key, yung pangalawang key, ay ano po? Kingdom of God. Kingdom of God is different from the kingdom of heaven. Ito binabanggit po ni Ate Irene lagi ito, na dinidifferentiate yung kingdom of God at yung kingdom of heaven. Kala natin iisa po ito eh. Ang sabi ng Lord sa Lord's Prayer, thy kingdom come. Ang sabi po doon, yung God's kingdom. Hindi po sinabing your paradise or your heaven come to this earth. Sabi niya doon, di ba? Thy kingdom. Ano magkakaipa po ng kingdom? Bibigyan ko po kayo ng slide. Di, paliliwanag ko po mamaya po yun. The kingdom of heaven is a messianic, mediatorial, and davidic, and has to be its object, the establishment of kingdom of God in the earth. It is part only ng kingdom of God. Yung kingdom of heaven. Ang sabi dyan, is organic and to be manifested in glory on the earth, which is a most important verse. So while yung kingdom of heaven, it pertains about moral, behavior, character, including yung mga church, mga angels, at yung mga taong lumagpas, at yung taong nangyayari ngayon. Kaya sabi ng Lord, Lord, thy kingdom come in earth. Hindi niya sinabi yung paradise mo, yung tirahan mo, ang siya dumating dito. But your kingdom, may paliliwanag po natin yan. Comes not with outward show, but it's chiefly that it's inward and spiritual. So, seeking God, as mentioned in Matthew chapter 6, verse 3, is not about the physical contribution. If you're working right now with sa ating Panginoon, nagiging service mo ngayon ng ating Panginoon, paglilingkod sa ating Panginoon, it means that you are not doing the kingdom of God. It is part ng ginagawa po natin. It is an outward manifestation. When we accept the Lord Jesus Christ, nagkaroon ka ng desire to work with Him. It means that it's an outward. It is not kingdom of God. Kaya ang kala mo ngayon, kasama naman ako sa paglilingkod sa Panginoon. In fact, yung ginagawa ng faith house, lagi ako kasama dyan eh. Every Friday, every day, kumagawa po ako dyan. Correct. But it's not the kingdom of God. Kaya hindi pa sapat po yung upang pagpalain ang bawat sapo sa atin. Ano ba yung kingdom of God? Kingdom of God, it is an outward manifestation. It's all about
the inward manifestation. It means that when you accept the Lord Jesus Christ, you become the family of God, kasama ka sa pamilya ng ating Panginoon, but still you are not experiencing the kingdom of God. Kinakailangan makita ko sa bawat buhay po natin yung pagbabago sa bawat isa po sa atin. Makita po kung paano tayo mag-treat sa isang hari. Ganito po kasimple. Yung kingdom of God na sinasabi po is the same as the way yung kingdom sa earth. Kung meron kang hari katulad sa bansang Saudi Arabia, yung kanilang respeto at yung kanilang yung respeto ng tao at yung honor ibinibigay po nila nito. Naniniwala ko na itong Saudi Arabia, marami po ang hindi pabor doon sa bagong prinsipe. At I do believe, alam ng bawat sa po yan. No, kung anong ginagawa po. There will be a malaking pagbabago ng ginagawa po niya. From the way na yung conservative, binubuksan niya po yung bagay na pagiging open. No, conservative to become open. Yung kanya pong transition ng kanya pong gobyerno, napakalaki po kagad yan. Hindi niya hinimay. Immediately, siguro gusto niya kagad magkaroon ng pagbabago sa Saudi Arabia. Kaya marami nagagalit. But look at the respect and honor na binibigay nila kay Prince Salman. Ganun ang kingdom of God. May mga bagay na hindi mo gusto sa ating Panginoon o mayroong mga bagay na nangyari sa iyo. And yet, yung respect and honor mo, hindi nawawala sa kanya. Yun ang kingdom of God na sinasabi. You're living under the kingdom of God. Theocracy. It means it is God's government. You have to follow the rules and policy ng ating po Panginoon. Whether it's good or bad for you, you have to follow, you have to adhere yung rules and policy ng ating Panginoon. That's the kingdom of God. It means that you're seeking not only to become, to bless by God, but also, how can I treat my God as King ng bawat buhay po natin? Kaya inward manifestation. Since we are citizenry of God's kingdom, we have to be under His rule and policy. Maraming rules and policy po ng ating Panginoon. Saan po natin mababasa? Sa Facebook. Magbabasa ka sa Facebook. Saan po yung rules and policy na binigay po ni Kuya Bernard dito? Or sometimes yung tao po naghihintay na lang. It is a good, it's not good attitude na yung spoon feeding. No? Let us do exercises. Tayo mismo mag-desire tayo to read the Word of God in order to know ano ba yung rules and policy ng ating Panginoon during sa kanya pong kingdom. At marami po yan. At yung pag nagawa po natin yan, there will be blessings sa bawat isa po sa atin. Your Christianity will always question if you don't live the way it should be under the kingdoms of God. Kaya marami po nagkukwesto sa atin, Kristiyano ba yan? Diba? Kaya nga sabi ko nung last message eh, ang pagiging Kristiyano po is going up. Not constant or not going down. Laging up po yan. Kaya nga sabi ko lagi, pagka meron ka po na hindi ginagawa at 5 taon ka lang umuupo lamang, then there will be question. Hindi ko kina-question yung salvation ninyo, but I'm questioning yung pong karakter na dinidevelop ng Lord. And mostly, itong mga taong itong less involved sa church, ito'y madali ma-snatch. Ang sabi ni Paul, para kang barko na kung saan ka itimon, doon ka sumusunod at sumusunod. Pagdating ng Friday, mamimili ka pa, ito ba ay service? O kailangan ka lang ba pumunta ako sa party? Nag-iisip ka pa. Pagdating ng prayer meeting, ako ba ay a-attend dito? Or dito lang ako matutulog? Kasi masarap kong matulog eh. There will be a question lagi. Hindi man questionin mo yung sarili mo, marami kapatira magkukwestiyon sa'yo. At tatandaan natin, you cannot encourage. Hindi ka pwede mag-encourage. Especially mga taong tumatayo po dito sa harap sa pulpit. Mas malaki pala ng utang po namin. Every time words na binibitawan po namin, God will test. Totoo ba yung binabanggit mo kanina, minessage mo? Totoo bang ako lang lagi mong inanap, takot yung aking kingdom of God? Ganun din sa bawat isa po sa atin. Panalagutan po ng bawat isa po yan. Katulad po ni Mia, nakikinig po muli siya. Salamat po Ate Mia. At nakikinig po siya. Ito mga bagay na ito ay magpapatunay na kung ikaw ay mismo citizenry ng Kingdom of God. Hindi dahil sa marami tayong na-accomplish sa church, hindi dahil sa marami tayong ginagawa sa church o busy tayo,
Hindi nawawalugan that you're the part of kingdom of God. Makikita yan sa attitude at karakter ng bawat isa. Kaya sa ayo minsan, hindi ka makapagbigay ng encouragement at pagbibigay ng solution. O sometimes hindi ka nilalapitan because alam nila yung karakter mo eh. Alam nila hindi nakikita yung pagiging member o pagiging citizenry ng kingdom of God. Dapat makikita po sa bawat sa atin yan. Sabi nga, it is walk the talk. Mas marami yung action kaysa isang talang salita. Sapagkat later on, sisingilin ng Lord lahat ang sinabi natin. Ang galing mo magsalita. Ang galing mo mag-encourage. And yet, nakikita sa bawat buhay po natin yung mga bagay na hindi dapat. Ayun, mga sinasabi na hindi ba nakikita sa bawat buhay po natin. This is a plastic. No? Hypocrisy po ito. Tawagin. Pagkabat masakit, pero ito po yung reality. Ito yung mga nirebuke ng ating Panginoon during that time ng kanyang po magmi-ministeryo. Yung mga scribes, Pharisees, mga Sadducees. Sabi niya, taka lang salita, hindi mo nakikita sa bawat buhay po ninyo. Ha, paano makukonvince yung tao sa inyo na sumunod doon sa sinasabi niyong reliyon kung hindi mismo nakikita sa bawat buhay po natin? And Christianity is not only by mouth or by confessing. It is a way of life. Yung pagiging kingdom of God, nakasama po natin dyan. So, kingdom of God is about honor and respect, not only to the King of Kings, and also for those in authority sa within the church. May respeto ka sa ating Panginoon, ibinibigay mo, pinakikita mo yung kingdom of God, pero yung respeto mo, unang-una sa leadership ng iglesia na pinagkatiwala sa atin, pinagkatiwala ng Panginoon, hindi makita yung respeto mo. Then also, it's a form of hypocrisy. Sabi nga ng Lord, paano ako mamahalin? Hindi mo ako nakikita eh. Hindi mo ako nakakasama physically. Hindi mo ako nakakatikit physically. Mahal na mahal mo ako. Pero yung katabi mo, hindi mo siya mahal. Sino dito nakabasa nung isang pastor? This is a true to life story. Nagpalit sila ng pastor sa mega church sa United States. Now, yung pastor po doon is nag-resign. I mean, siguro dahil matanda na, maaaring may bangan na. Papalitan po siya lang sa pastor. Alam niyo po ginawa ng pastor nito nung pumalit? I don't believe somebody yung nakabasa po nito. He's wearing like a taong grasa. Just to test the church. Nung pumapasok lang po siya, tinanggap naman yung kung ano, kasi siguro dahil church, kaya lang po hindi pinaupo sa unahan. Doon, kasalikod, umupo. At ang sabi po nung nagpanggap na taong grasa, pagiging head pastor, is that, kasi bakante po doon sa harapan eh. And I want to bless. So, makita po ng message ng ating Panginoon. Kaya gusto mo, no, you cannot sit down. This is all for VIP only. Yung susunod, sa mga regular attendee, sa mga regular na tithes and offering na nagbibigay, at sa bandang likod po ninyo, eto naman po yung mga tumutulo sa church. Doon po sa baliwala, doon ka umupo sa likod. Kaya pinaupo po sa likod. Yung mga taong taong grasa. Hindi naman mga taong grasa sa likod. Ang mga ganda lalaki naman po yan. Ito lang po ang masaklap. Nung tinawag po, nobody among them, nakakakilala ko sino yung bagong pastor. So, nung tumayo na po yung presider at tinawag na yung pilaka new head pastor na siya magsasalita, they are all surprised. Tumayo sa likod at naglangpang po papunta po ang aisle. The first word na binanggit po niya, nirebuke niya yung church. This is the church. This is not the church of God. I hope na hindi makita sa GCC po yun. Hindi lang sa pananamit, kundi yung ating attitude lagi. Ingatan po natin. Let us always be reminded na tayo po namumuhay sa kingdom of God. And we should follow kung ano yung ginagawa po na ating Panginoon. Sabi nga, whatever, nabutin po na bawat sa po sa atin, kailangan ang respetuhin po natin sa ating po Panginoon. That's kingdom of God. You seek, nagkaroon ka ng desire, nagkaroon na strive ka, then you found that you are part of the kingdom of God, nirespeto mong ating Panginoon, meron pang isa. Tatlo po yan. Pag nakuha po natin and we practice in our life, ako po nagsasabi sa inyo, sabi ng Lord, all these things shall be added unto you. Ano ba yung pangatlo? It is righteousness. So seek is kingdom of God, and the righteousness of God. Righteousness is not man's own interpretation. The tendency of a person is to define your righteousness by what is doing or what is he doing. Halimbawa, meron kong ginagawang bagay dito at hindi agree sa kabila,
i-define mo yung righteousness sa pamamagitan ng ginagawa po ninyo. Ina-adapt mo yung righteousness ng God doon sa klase ng pamumuhay mo. Pinipit mo siya. No. It's not possible. There is a certain and definite definition ng righteousness ng ating Panginoon na dapat doon ka umayon, inaayon mo yung sarili mo. Pero problema, iniaayon mo ang Diyos doon sa iyong kalakang, sa iyong pong kalob. Kaya marami po rito pilosopo sa atin. Hindi naman nagtapos ng philosophy, pero mga pilosopo. No? Pag binanggit mong, kuya, te, dapat ganito, ay, hindi pwede. Kasi kung anong ginagawa ko dito, dapat kano na lang ginagawa sa Panginoon eh. Bakit mo pinipilitin? That's righteousness. Pinipit mo yung sarili, yung salita ng ating Panginoon, doon sa kagastuhan mo. Pinapanoob ka in order to stay, no? Ay, hindi kasi, dapat magbago muna leadership. Diba? Walang righteousness doon eh. Kaya yung ginagawa niya is righteousness. Pinapaliwanag niya yung righteousness. By doing rebel sa mga authority na pinagkaloob po ng Lord. Maraming bagay po yan. Alam ng bawat sa po yan. Nangangatwiran ka upang sa ganun, ipit mo yung righteousness. At baka pagkaroon ka na is. Ba't yung mga excuses mo ito eh? Ang sabi nga nila, pagkaayaw, maraming ano? Kailan. Hindi maubusan yan. Pilosopo. Philosophy. Ang tawag naman lang. Napakahusay magpaliwanag, napakahusay magbigay ng pinapalop natin. Kuya, balikan sa ganitong bagay. O ate, balikan na. Marami siyang binabanggit ng mga bagay. Ito po yung mga excuse. Hindi po righteousness to. It is not our own interpretation. Meron po yan. Hindi rin po yan imputed righteousness. Kasi yung imputed righteousness, hindi mo nahanapin yan. When you accept the Lord Jesus Christ, para po sa mga bago, there is an imputed righteousness. Na pagka nagkakasala ang tao, sa harap, sa mata ng Diyos Ama, you are righteous. Bakit? Hindi ko naman nakikita yung righteousness mo, sapagkat yung righteousness mo, hindi aabot sa akin yan. Napakalit lang yan, kumpara mo sa righteousness ko, yung glory ko. Ang nakikita ko sa iyo, yung righteousness ng aking anak, na ginawa 2,000 years ago sa cross of Calvary, na in-impute doon sa puso mo, that every time you committed sin, hindi ko nakikita yung kasalanan mo. I saw my son in you. That's imputed. So yung righteousness na sinasabi dito, it is not this one. Ano yung righteousness na binabanggit? It is God's righteousness through Jesus Christ example. Kung paano namuhay ang ating Panginoon, kanon ang righteousness na gusto niyang gawin sa atin. Nagbigay siya ng example, he's living 100% man. Kaya wala po dapat mga tuwiran sa atin na nagawa naman ang ating Panginoon because siya Diyos eh. Nagkataon tao nga lang siya, pero Diyos pa din siya noon. No. You cannot say that. I don't say that. Why? Because pag binabanggit po ninyo, it means that kaplastika ng ginawa ng ating Panginoon. It means that it is not true. Kasi kung ginawa ng ating Panginoon yan, therefore definitely he is not God anymore. So when the Lord Jesus Christ become human, flesh and blood, it is 100% man. So yung kanyang pagmi-ministeryo dito, you cannot say that, hindi, may kapangyarihan kasi just kaya niya nagawa yung mga bagay niya. No. He done these things in order for us to become an example. Para sinasabi ng ating Lord, if I live this kind of righteousness, you can also live yung righteousness po natin, Panginoon. So it is God's righteousness. There are two things that God or the Lord Jesus Christ to become example sa at pausap sa atin. Una-una, the Lord Jesus Christ lived as a true servant of God. Kaya tayo po mga servant tayo ng ating Panginoon eh. Kaya nagbigay siya ng example, I am, yung righteousness ko bilang servant ng ating Panginoon, ganito po ang ginawa po ng ating pong Panginoon. First, he never complained. Nandun sa Gethsemane na kung saan alam ng bawat sa pinyan. Lord, alam mo naman yung dadanasin ko, kahirap yan. At I do believe na nag-flashback sa ating Panginoon kung naaabutin niya doon sa cross of Calvary. Humiliation. And somebody said, hindi ko naman sinasabi totoo. Marami nagpapaliwanag. Because during that time, the most humiliating, the most punishment na ginawa po sa panahon po ng Roman era is yung pong crucifixion the cross. Dito lahat ng gagawin ko, lahat ng kahiyan naabutin po niyo. They tell them that some believe, sa mga theologian, na nung pinako ang ating Panginoon sa Kristo, pinako ito na kaubad. They
humiliate completely ang ating Panginoon. And the Lord Jesus Christ saw all these things. This is the reason bakit binanggit niya ang Lord, if you can manage to pass this cup in my life, please pass it. Malagpasan ko yung... Sabi, ilaktaw mo sa akin, hindi ko maranasan ito. But the end of the prayer, but Lord, Thy will be done. That's good servanthood. Pinapupunta ka ng Lord sa ganitong bagay, at ikaw ay mayroong importante bagay. Lord, please naman. Ito, akin muna ito. Sa Friday na lang. Kaya ako po, lagi pong binabanggit po, lagi kong sinasabi, that Friday, it is a Sabbath day sa bawat sa po sa atin. There is no such excuse, reason, valid reason. Unless, yung contractual po natin, magkaroon po tayo ng trabaho, Friday, kontrata tayo, wala po problema po dun. Pagkat sasabihin po ninyo, pagod ka, hindi maganda pakaramdam mo, masama pakaramdam mo, hindi mo piling umaten. Hindi po yan excuse. Ipagiging servant ng ating Panginoon, ipalo, whatever. Isabi ko ngayon na, walk the talk. If you say that you are a Christian, you see the righteousness of the Lord Jesus Christ in you. Kung hindi po nakikita po yan, then definitely, hinanap mo ng ating Panginoon, you believe that you are under the kingdoms of God, but you don't live in a righteous way. You cannot have all things. Maaring some ibigay sa Panginoon. But ang pangako ng Panginoon, all these things shall be added unto you. Kaya maganda example po ng ating pong Panginoon na pag-aralan at talaga pong gayahin. It is not an onion skin ng ating Lord. Ibang konti lang masabi sa iyo, especially sa mga leadership. Lagi po binabanggit po ito. Mga bata nakatingin po sa atin. Pag nagsasalita po yung ating mga leaders during the time, kasi may mga meeting po kami ginagawa, pag may mga mabibigat at masasakit na pananita, let us accept it kung totoo. Huwag tayo maging onion skin. Ako na lagi nakikita, ako na lagi pinagsasabihan. Kasi kapag ikaw lagi nagkakamali, ikaw lagi nagkukulang, kaya ikaw lagi pinagsasabihan. Kaysa pag sabihan mo si Kuya Eric, takin yung kanyang dedication sa pangyong commitment sa Panginoon, doon eh. Kuya, kulang commitment mo. Sino para magsalita ng ganyan? Kaya mag tayo onion skin. So, sa message, binabanggit po ito, kaya naman si Kuya Bernard eh. One time po, ang kabalingkod po niyo pinagrebeldihan during message. Hindi lang po during message ng every Friday. Every time matatayo po ako, yung tao na yun, lagi po pinakikita, na pagka-message na, tatayo po yun, pare pakitang hindi kita pakikinggan. Kasi puro nega sinasabi mo eh. Puro ka nalang sumbat, puro ka nalang dalit, puro ka nalang, kanon lagi sinasabi. Kaya katulira ko, so be it. You don't receive the word of God, you don't receive blessing from God. Bakit? Kasi nagre-retaliate ka sa akin eh. Diba? In the first place, what you are doing, kapastusan yun. May nagsasalita, tapos tumatayo ka. Diba? Paano nga sabihin sa akin na ang tama yung ginagawa mo? In the first place, hindi mo na makita. Kaya good example. Kinakalangan po tayo ay maging good follower, not onion skin. God is trying to change our life. Why? Because He wants us to bless. Yan ang gusto natin, Panginoon. Kaya pagiging na leader ng ating Panginoon, pagiging servant ng ating Panginoon, ipinakita po niya, He ministered until to the end. Wala po sabi doon na siya po ay paminsa-minsa nagpahinga, inuna yung sarili, at pinakinggan yung kanyang po lala, hilig, pilang-pilang sa tao. Wala ka makikitang ganon. Ang sabi ng Lord, either makikita mo siya, nagmi-minister, nagpe-prayer, at kausap to sa synagogue, yung pag-share ng Word of God. He never stop, He never rest. Hindi ko masabi tayo mga tatang pahinga. Kasi nasabi ko lang is that kung anong ginawa ng Lord, yun dapat natin gawin. Jesus Christ became the servant of the Father. And we are the servant of the Lord Jesus Christ. If you said that you are servant, sabi nga doon, if you want to become a good follower, do whatever the Master did. Hindi lang po siya good follower, hindi lang po servant. Siya rin po ay isang good example bilang leader. Encourager. Last time po bilanggit po dito, ewan ko sa amin po, Bible study, at SPM po, nasabi po tayo po yung mga encourager. Noong nabanggit po dyan, nasabi po nung isang message po ng ating kapatid na si Kuya Jose, tayo po yung tumatakbo sa race. No, bibili kayo na race. Ang sabi ko, doon sa race, hindi yung competition. May pinagkalob ng Lord. Ito yung tatakbuhin mo, Kuya Bernard. Ito Kuya Chris. Ito Kuya Eric. Tatakbuhin mo. Magunahan kayo. Hindi ganun ang utos po ng Lord. Binigyan ka lang race upang sama-sama kayo tumakbo. At pag nakita mo yung kapatid mo na natutumba na o nangihina na o humihinto na, mag-stop ka. Slow down.
akaya ng kapatid mo, sapagkat ang purpose po ng grace na ipinagkaloob sa atin is to go to the finish line all together. Walang iwanan. Sa mga pagkadahan po, narinig ko natin kapatid o mga pangka, wala tayong iwanan. Kahit sumasa tayo punta, kahit mag-gatay, wala tayong iwanan. Dapat sa kapatid ang ganun din. Be an encourager. Ang ating Panginoon, never iniwan yung kanyang 12 o 11 apostol. Napakadaming kapalpakan, si Peter, si James, si Andrew, ang daming palpak niyan. Pero hindi sinabi ng Lord, sawan-sawa na ako sa inyo. Until to the end, pinalikan ng ating Panginoon. Yun ang isang magandang leader. Leader means service. Naglilingkod, hindi ikaw pinaglilingkuran. Nagulat nga sila nung nagugas ng paa siya. No? Kaya minsan, inaalo ko, minsan, bakit di kaya ako ugasan ng paa ni Ate Irene? Diba? Imagine mo minsan, pag naguhugas si Ate Irene ng paa ko, londirin-diri siya. Ano bang klase na paamoy ng paa ng kalong po talaga, no? Yan po ay pumapasok po ako, nakasapatos, nakamedyas pa ako. And during that time, wala pong slipper yun. Naglalakad po yun. Pagkagaling po sa Putikan o galing po sa Tag-init, naglalakad yan, immediately bababad po sa tubig yan kasi nakatumawad sila ng ilog eh. Imagine mo, pagod na pagod, yung paa mo sa pakakalakad, sa desierto, then suddenly babasay mo. Ano mo yun yan sa palagay mo? Naiipon po yan. At ang inugasan po ng Lord ilan, lahat ng kanyang disipulo. That's a leadership. Ang bawat sa po sa atin dapat pong encourage na ang leadership, hindi po pinaglilingkuran, kundi naglilingkod para po sa kanya pong kapwa mananampalataya sa ating Panginoon. At hindi lang po yan, yung kanyang magiging selflessness, he denying himself. Ang ating pong Panginoon, he deny himself. At kung kasi nyo, hindi siya nagpapahinga. He continually serving the Lord Jesus Christ. And lastly, yung kanyang pagiging firmness sa Word of God. Ito po, lagi nating i-emphasize sa GCC. Darating sa punto na uwi ka ng Pilipinas, that they will mock your faith. At pag minamock yung faith mo, sila ano inaalipura, yung inaalipusta, yung pananampalataya mo. You always remember na hindi ikaw at hindi yung salita mo ang inaalipusta, kundi ang ating pong Panginoong Jesus ang siyang inaalipusta. You know how to defend the Lord Jesus Christ. Hindi pa pwedeng, parang tama yung sinabi ng Muslim na yun ah. Hindi pa pwede po yun. At mangyayari lang po yan kung tayo po isama-sama na maglaaral para po sa ating Panginoon. So you have to seek the righteous, the kingdom of God, and lastly po, yung righteousness po ng ating Panginoon. And in conclusion po, in reality, most of us are willing only to be blessed. Pag pinag-uusapan ng blessings, napaka-attentive na bawat sa atin. Parang yan po yung sumasahod ng payong. Kailan po niyo sumasahod ng payong? O yung pong sumasahod ng ganyan. Ha? Yung sabi, oh, taas ang payong! Kasi pag-shower na ng blessings. Pagka-blessing pinag-uusapan, napaka-attentive at napaka-willing na sumulod po ng pananampalataya bawat kapatiran. Pag nilagyan na po ito ng terms and condition, doon na siya kumikip up. So in reality po, may mga blessings o may blessings sa Lord. All these things shall be added up to you, but is giving a precondition. Seek the kingdom of God and in His righteousness. Pag nagawa po natin yan, definitely, sabi po ng Lord, all these things shall be added unto you. Sapagkat sabi ko sa conclusion, Isaiah chapter 1 verse 9, if you are willing and obedient, you will eat the best from the land. This is God's promise. Isipin na pa ninyo kung ano mga pangangailangan po ninyo. If you seek Him, His kingdom of God and His righteousness, you will eat the best from the land. Let us all pray. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa amin pong 45 or 50 minutes na pag-aaral po ng iyong salita. Naniniwala kami, Father God, na you want to bless us, but we miss the key na kakailanganin po namin upang tanggapin yung mga pagpapalang ito, Lord. So, umagang ito, Lord, ni-remind mo ang bawat sa pusamin kung paano po tumanggap ng pagpapala, Lord. Yung Matthew 6:33, Father God, na sometimes minememorize po namin, but it never na na-experience po namin yung mga bagay ito because we don't know how to do mga bagay na yan. Ngayon, maliwanag na po sa amin yung aming pong desire to know you, to know your will sa bawat buhay po namin, to know your plan sa bawat buhay po namin, at mabuhay kami under your kingdom, O Lord, under your authority, and under your policy, O God.
At higit sa lahat, Panginoon, habang kami, Father God, under ng iyong policy, mabuhay po kami na mayroon pong righteousness. Nakatulad na ipinakita po ng inyong pong anak namin pong Panginoong Jesus Cristo, Lord God. Salamat sa reminder na ito. And I do believe, O Lord, nung magsisimula kami, Panginoon, ng mas malawak na perspective, and we do believe, God, that we will receive all the blessings, all our plans sa aming pong pamilya, sa aming trabaho, at sa aming pong mga future, ay niwala kay Panginoon that you will bless us. Thank you so much. This is our prayer to you. We bring back the glory, the honor, and the adoration. In Jesus' mighty name, let everybody say, Amen. Amen.